Hello po, Kasinet. Welcome to my channel. Gandang gabi po, isang magpagpalang gabi sa ating lahat. So, ito na po yung kasagutan sa nag-request na pwede bang i-share yung carbon breaker natin. So, Kasinet, hindi naman tayo madamot dahil ay siyempre yung talent na ito galing ito ng Panginoon. Hindi naman ito ang kinin natin ta. Wala tayong pinanghawakan na kahit isang bagay sa buhay natin. Kahit buhay natin, Panginoon pa rin ang may-ari. Kaya ano pang ipagdadamot natin, hindi rin natin madala ito sa langit. Kaya carbon breaker lang ipagdamot natin ba? Kakakatawa naman yata. Kaya share natin ito. Sa... Mayroon na akong tutorial nito pero siguro hindi mo nakita bro. So ngayon ulitin natin. Ulitin na naman natin. So, kung ano yung function, kung paano sit up, eh, ibig sabihin ganito, ito yung chamber. Ito yung chamber na bilog. Tapos, ito yung binilogan ko sa gitna. Ito yung magiging thread ba? Ano ba yung nakabaon mo dyan? Nipple ba? O coupling ba? So, magbilog ka ng ganito. Punta ka tayo sa actual. O, yan to. Bilog agad ka ng tubo rin siya. Pero stainless ah. Stainless kasi naka-expose talaga to sa apoy. Nakababad sa apoy ito. Stainless. So, ganito ang gagawin mo. Parang ganyan. O, oh, diba? Apat na galamay. Tapos, pagka nakasit up ka ng ganyan, yung isang galamay, maglagay ka ng magkabila ni stopper para sa ape. Ganyan o. Oh. Kasi... Ngayon naman ang usapan natin kung paano naman galawin mo, kung ilagay mo lang diyan, wala namang walang mag ano gagalaw. Kaya mayroon kang ilalagay naman na ganito, nakalabas na rod, stainless rod din na, stainless, tapos punta doon. Itong may stopper magkabilaan, dito mo itapat ganyan oh, ganyan. Tapos yung purma nito, ganito naman yung purma niya, F, para iipitin yan, para igalaw-galaw mo. Pag hinila mo, nagsayaw-sayaw to, sumasayaw-sayaw siya, ganyan. So, pupunta natin sa actual, para makita pa, para talagang makukuha nyo. So, pag sa actual, ito, ilagay nyo sa F. Ayan o, oh, yun na yung F. Pakita po muna yung F. Oh, nandoon yung F oh. Tapos ipagitna nyo itong may stopper. Ganyan, ganyan ka magbalik sa loob. Ganyan o. Iba na pumasok na si stopper yon. Tapos ihulog mo na doon sa may threaded. Kasi ang ginamit ko rin is straight elbow. O, nakagitna na siya sa thread sa straight elbow. Tapos ilagay mo na yung nozzle. Kasi kasya sa nozzle yon. Ganyan o. Diba? Binaon mo na yung nozzle sa gitna. O. Hindi na makawala yon. So, nandoon na. So, ngayon, para makita mo kung paano mag-function yan, iikot-ikot ba yan kung ganyan lang, kung walang maghawak, walang, ano dito, galaw, gumagalaw. Ganito na, oh. Nasa labas, oh. So, ngayon, oh, di ba, pag galaw mo, ganun, oh. Oh, di, nagtrabaho siya. Wiper. Parang wiper na siya sa loob. Lahat ng nadadaanan niyang carbon. Tapos ang pagkakapal, tapos ang pagkakarbon niya dyan. Kaya sasabihin natin ang ganda pa yung bunga butas natin. Pag pinahinaan mo talaga yung apoy, magkaroon talaga siya ng parang lablab. Pag sa pispan pa, lablab. Magkaroon siya ng kung dyan, maninipis na carbon na tinakpan yung langis. Kaya pag sa akin, wala yun, baliwala yun yung tumakip dyan. Pag iganon mo, mawawala yun. Open na yan, mauupin yung dinadaanan niya. Steady pa rin yung apoy. Kahit mahinaan mo na, pag iganon mo, dire-diretso pa rin yung hina niya. Dire-diretso pa rin yung apoy. Lalakas pa nga yung apoy pag iganon mo eh. Kahit kasi nasubukan na namin nag-operasyon ng luto umpisa ng madaling araw hanggang gabi. Kumapal na lang yung tumpukan ng carbon sa gilid, apat na side, mayroon siyang nagtumpukan na ganito oh. Kasi pag iganon mo, tutumpok yun sa kabilang gilid eh. Apat na side na nagtumpukan na. Kaya madali mo lang kayurin. Kayurin mo lang parang kutsara. Pahinga mo lang konti. Yung apoy, tigil mo konti yung apoy. Kayurin mo kasi nagtumpukan talaga eh.
magagawa ka lang ng tools na parang kutsara, apat na side nagtumpok, o saglit lang mo ng kunin, kayo rin, o di wala na, malinis na naman uli. O, ganyan. Yung patapos na yung apoy mo, yung nagbabaga na lahat, pati uling nagbabaga na, iganon mo pa, asos. Nagtumpukan yun, pag iganon mo, nagtumpukan, tapos ihipan pa ng hangin, naubos, na sunog talaga sila, sunog lalo, kasi pag nagtumpok na yung uling, carbon, tapos ihipan po parang hangin, wala, sunog. Kaya wala, konting natitira. Sa ganitong disenyo natin, okay. Functionable talaga. So, ito, shoutout pala sa may-ari nito. Kay Sir Edie ng Bulacan. So, malapit na to, sir. So, intay ka na lang to. Tapos na ito. Pakita ko na lang yung apoy para kasi nung nag-upload ako nito wala siyang carbon breaker ngayon. Mayroon ng carbon breaker at saka mayroon na siyang patakan. Ngayon, okay na ngayon. So, ngayon ipakita ko na naman yung pag nag-set up ng fan ng spark plug patungkol sa igniter. So, hindi basta-basta mga kasinit pagka nakabili ka lang ng spark plug na ganito na yung itsura. Butasan mo na yung chamber. Yun na, salpak mo na. Hindi yun pwede. Mahina yung spark pagka ganito ang gagamitin mo. Dapat alisin mo yung titi niya, oh. Tutuliin mo talaga siya, tuliin mo, alisin mo 'yan kasi hindi pwede. Pag wala kang ilalagay dito, ganyan mo lang kaagad. Pagdating ng ilang buwan, mapupulbos yung kondo, no, yung parang titi niya doon, oh. Yung porcelain doon mapupulbos yun at saka matatakpan ng mga alikab carbon na matigas, wala na, hindi na siya magpa-function, mag-grounded na lang tuloy, wala na. Kasi yun yung nasubukan ko noon. Kaya binago ko, may ginawa akong technique. Ang ganda. Lakas pa ng lakas ng kwan niya. Pitik na, tinan nyo kasi yung actual, oh. Oh. Yan, oh. Tinan nyo yung apoy. Oh, kita nyo? Kita nyo yan? Oh, lakas. Mayroon siyang binabanggaan. Oh, di ba? Lakas 'yan. Kahit usok lang pausukin mo yung kwan mo, kalan mo kaya niyang i-ignite dito paanda rin, oh. Yan, oh. Kalakas yung apoy niyan. Kasi kung hindi mo talaga tutuliin yung itong spark plug, mahina yung spark dito. Ito yung ganyan, mahina yung spark, hindi yan hindi yan magtumagal yan, wala, magka-grounded, mapuno, wala na, hindi na siya mag-spark. Kasi dito na siya mag-spark, oh. Wala na, magkalat na yung pag-spark niya diyan, hindi siya buo. Kasi itong ganito, design lang to sa para sa coil ng motor. Pero pag ilagay mo sa kalan, ibahin mo yung style para mas lalo pang lumakas yung pag-ignite mo. Ano? Oh, gano'ng kalakas yan, oh? Parang kidlat, oh. Ganon. Nakasinit. Yun yung pag-sit up. Kasi mayroon din nagtatanong yan noon kung paano mag-sit up ng ganyan. Ngayon lang ko lang naturo. So, alisin nyo ito. Tapos, magkawa kayo ng top cover dito sa dulo para doon mag-ground. Para malakas. So, sa dami natin na igniter, oh. Ignition switch source. Yan kasinit. Ilang piraso yan. Yung kinukuhanan ko nito, pag sinabi ko mag-order ako ng 50 piraso, 2 linggo lang yun. Kompleto. Ito, 2 order ko lang to, eh. 2 linggo lang to. Ako lang ko lang 50 yata ito, eh. 2 linggo lang to. Hindi ko nga nagamit. Ang dami. Biruin mo naman yan. Hindi naman gaano kalakasan yung kalan natin na pinapabrikit. Oh. Yung isa nakakabit doon. Oh. So, makakabit ka ba ng makabuo ka ba ng kalan na umabot ng 50 piraso? Grabe na yun kasi nit kaya. So, sa daming kalan ito magawa. Diba? Yan kasi nit, ang lakas na yung mag-spark niyan. So, dito sa ignition pa lang, ang dami. Okay. So, mamaya, ito kasi nit, sindihan natin to, pakita natin to na may carbon breaker na kasi yung sinindihan ko to walang carbon breaker at saka wala siyang patakan.
Saka mayroon din isang water separator at saka yung latak, yan mag-iipon sa laba, sa baba. Yan yung disenyo din natin ayon. Kasi nasubukan ko na kwan. Ganito na yung ginagamit ko. Parang kukunti na lang yung kusot sa loob pumapasok. Kasi siguro, yung mga maruruming parang putik-putik, doon na mag-ipon-ipon, no? Mapagpatak dito, siguro mag-sinking na doon sa ilalim, doon na mag-stay yung ano, latak na medyo mabigat, mabigat na latak. Medyo, siyempre, pag langis, lalo na pag yung nag-ano sila, nag-overhaul, na yung pinaghugasan sa makina na may halong putik, may halong yung mga nadurog na mga kwan, nadurog na mga, siyempre yung nagkiskisan ng mga bakal, ma-refine yun . Magiging kusot dito yon pag nasunog dito, pag pumasok dito simper, magiging kusot yun. Kaya yun mga kasinet. So, saan pa kayo yung... Itong kalan na to, order to sa may-ari, pagdating sa kanila, ready na sindihan . So, ala magbili na kayo. Kung gusto nyo ito, kung gusto pa nyong lagyan natin ng igniter dito, aba, okay lang din, okay lang din. Nagdami igniter natin, oh. Aba, pagdating sa inyo, ilagay nyo na lang sa simento. Kung di kayo marunong mag-welding, aba, pwede na. Baon mo lang sa simento siguro, pwede na. Tapos mayroon ng daan ng hangin, improvise na lang kayo ng gripo, ba okay na. Ganun lang kasi net, magkinabangan na kaagad kasi kayo, at saka yung iba na wala pang kasama ito, aba magbuo pa sila ng ganito, di video pahirap pa yon, magbuo pa sila ng ganito. Tapos ito sa akin, ready na talaga yan . Oh. Standard na yun, haba niya, standard na ng haba nito. Pagdating doon, set up na lang yan sa platform, okay. Ito . Kulong-kulong ito pag set upan . May release daw ito . Sok-sok daw ito sa ilalim ng kardero. Dahil sidecar, kulong-kulong. Para pagka linisan daw, hugutin. Pagka magpaapoy, hugutin muna. Kasi may release daw nilagay, angle bar release. Pag nagpaapoy, hugutin. Pag may apoy na pasok sa loob, okay, ganun, kabilis. So, ngayon kasi net. Ito, okay na to. Ang nagpakabait ng may-ari nito. Shout out pala kay Kwan. Kay bro, Rogelio Ontalan. So, nagsin na siya ng pera, hindi pa naman to. Hindi pa na shipping ito . Laking tiwala talaga ni brother. So, ganyan ang mga customer na ang babait. Na hindi pa nakarating yung anong dito pa sa bahay yung unit, nagsin na ng pera. So, next week pa to i-ship. Biruin mo, next week pa natin i-shipping na nandito na yung pera. Ganyan kabait. So, shout out ulit sa'yo bro. Brother Rogelio Ontalan ng Nueva Vizcaya. Grabe. Parang pang matagalang na trabaho yung pinapasukan niya kasi mining corporation. Habang kaya mo pang mag-operate ng loader ay okay pa rin. Di ba mga kasinit? Hawakan mo, no? Bila lang man hawakan mo. Tsaka yung mga hydraulic, yun lang man ang hawakan mo doon yata sa heavy equipment. So, tsaga lang bro. Pag matyaga, may malaga. So, shout out sa'yo. Sa kabaitan mo. So, ito, asahan mo, makarating dyan. So, hanggang dito na lang po. Mamaya, idugtog na lang natin yung paliyabin natin yan para makita sa may-ari. Kasi, titingnan na niya yung apoy kung gaano din kalakas. So, nasabi na natin, nasagot na yata. Baka, kung nakuha na namin mo bro, kung nasundan mo yung konting explanation nito sa carbon natin, carbon breaker. So, okay na, para wala na akong alalahanin na magsagutan pa tayo sa comments, mahirap. Kaya dito, sundan mo na lang yung konting paliwanag ko. So, hanggang dito na lang. God bless you sa'yo. Sana matutunan mo rin. So, hanggang mumaya. So, kasi net, ito yung karugtong kanina na tutorial natin yung carbon breaker, kasi may carbon breaker na ito. So, yan yung apoy niya.
kalahati lang tayo. Pasalangan natin. Kasi yung paglagyan nito kulong-kulong. So, yun talaga siya mapuyo. Kaputi yung mapuyo. Lakas na yan kasi yung panisher, yung kornero daw niya, pinaka-con daw niya, 12 inches daw yung kornero, yung puwit, pero palaki pa siguro yun sa bunganga, pagkaabot ng 15 yun ang diameter. So, okay na to sir yung apoy. Dahil pag pinilakasan natin yan, lalakas din yan. Paliguan din yung kawali natin, oh. Saka yung karniro mo na yung diameter is 12 inches. Kaya na sasakupin yan kasi ito eh, 0.35 cm ito eh. Kaya ano kalakas yung apoy niyan. So may carbon breaker na sir. Meron na patakan doon, pwede na. So, ang function ng carbon breaker, mga kasinit, ganyan lang yan, oh. Oh, pag-ilog-log natin, magbabago yung apoy, oh. Nagmutak talaga sa ilalim. Ayan, grabe, naglakas yan. Ano, apoy niya, oh. Grabe, sa dintang kumulo, oh. Ganyan kalakas yung apoy natin. Oh, sir, so okay na yun sa sinasabi mong kulong-kulong na ano yata yung sinabi mo, mamihan, parang kasama na yung lugaw yata. Okay na itong napoy na to, ang lakas na to. Ayan o, umaapo sa kabila o. So, yan yung setup natin, may carbon breaker. Mayroong ready na yung salpakan ng blower, ready na yung patakan ng langis. Yun yung kasama natin sa pagbinta natin ng timber. Kasi timber lang ko there. So mga kasinet, kayin lang kayo. Kung gusto nyo yung dinumorder na ganito lang style, na ready na sa pagdating sa bahay nyo, pwede ninyo itisting. Mayroon ng lalagyan na ng blower, mayroon ng lalagyan na ng langis. Patakan ng langis, okay na yan. Ibaol nyo sa simento, okay na kaagad eh. So yan o. So yan ang mga kasinit. Para wala pagdating sa bahay nyo, wala na kayong lalahanin na mag-welding pa kayo. Wala na kayong i-welding dyan na dugtong pa kayo sa patakan ng langis. Kasi buo na yun, assembly na yun. Tapos may carbon breaker pa tayo. Tapos yung daluyan ng hangin, standard na yun. Kompleto na talaga yan. Pagdating sa bahay nyo, testing na lang nyo. Magamit nyo kaagad. Ganyan yan. Magamit na kaagad. Oh. So, ganyan yung kung natin para hindi natin pihirapan na yung customer. Pagdating sa bahay nila, maghanap pa sila ng welder. O kaya mag-welding pa sila ng pangbugtong doon sa patakan. Sa akin, ready na. Stainless pa yan mga kasinit. Stainless. Sir, stainless yan. Yung daluyan natin ng langis, stainless. Daluyan ng hangin, stainless. Pati yung carbon breaker. So, yun o. Oh. O yun o, oh. Pag nilog-log natin carbon breaker, lakas-lakas yung apoy. Kasi nabasag na yung carbon o. Oh. Ganyan yun, ganyan. So, yun ang tatanong sa akin sa FB. Kung makita mo itong vlog natin ma'am, ito ang setup natin sa timber lang, pag timber lang ang order nyo. With accessories, with carbon breaker, with patakan ng langis, simple na, buo na. Pati yung dalawin ng hangin, buo na. Para pagdating sa bahay nyo, gamit, pwede nang gamitin. Mayroon na magpatungan o, patungan o, nasinalpa ko lang yan eh. Ganit na kaagad eh. So, ganyan na lang po. Para may pakinabang na kagad pagdating sa bahay. So, ganyan daw, kadami. Grabe yung bili kayo ng kon makasinit. Igniter. Nakatumpok igniter, oh. Grabe dami. Pag binili mo to sa kon makasinit, 370 to 250 ang pinaka
bintahan sa Shopee at sa Lazada. 370 depende sa brands. Tapos pinakamababa 250 yata. So, ganito na po mga kasinit. Patunayan natin na muna liliyak na yung order na sir. At saka sa ganitong estilo na marami din na order. Ito, pwede na harapin ko to. Dati hindi ko maharap-harap yung mga timber lang. Ngayon, pwede na rin mag-order ka sa akin ng timber lang. Pero kasama na yung patakan, assembly na lahat para pagdating sa bahay nyo, pakinabangan na. Pati carbon breaker. Kasi mag-buo tayo ng ganyan, tapos ayaw na nag-order lang itong buo para magpilian ang customer. Kung gusto niyang buo, kasi hindi sa marunong mag-building, buo na lahat. Gamitin na lang agad. Okay. Pero dito style, kung mayroon din kayong welded yan, kasi pag nag-order kayo ng timber lang, siyempre mayroon din kayong alam na mag-welding ng gagawa ng frame. So ganyan na lang magkasinit. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa ating lahat. And God bless. And bye-bye.